ako si Yusuf Vallejos at nag-isip ako na magbukas ng aking business. Computer shop ang aking naisip, tapos lalagyan ko yun ng mga Xerox machine, saka printing. Nung magbubukas ako ng aking shop, naisip ko, saan kaya ako bibili ng copier machines? Tapos nag-online naman ako. Lumabas kaagad yung copier online. Nakita ko ang kanilang mga machines na display doon sa internet. Tapos, lumuwas ako galing sa malayong bayan namin sa Baler. Ang copier online shop noon ay doon pa sa Quezon Avenue. Doon ako nakakuha ng aking unang unit na analog pa nung araw. That was 2010. Ibig sabihin, matagal na ako dito talaga sa copier online na customer. Mula noon, sa unang machine na yon, hanggang ngayon, meron na akong nakuhang 11 machines sa company na to. Nakatulong din sa akin, siyempre sa aking business. Computer shop, copier shop, at saka printing shop. Ako'y nagpapasalamat talaga dahil natagpuan ko ang copier online. Dito ay one-stop shop. Parang hindi ka na pupunta kung saan-saan pa, maghanap lang kung ano-ano. Dito ko rin nabili yung aking mga cutter, yung mga papel nung araw, mga laminating machines na kung saan ginagamit ko hanggang ngayon, laminating film. Kompleto sila. Kaya ang company na ito ay kasabay ko na rin nag-grow. Halos nag-uumpisa pa rin lang sila noon. Na ngayon ay malaking-malaki na ang kumpanya. Nakakagulat dahil magandang serbisyo nila. At magandang mga machines na kanilang binibenta. COPIER Online is the best company, good quality machines. Ang technical department po ng COPIER Online ay nahati po sa apat, ang production, ang field service namin, ang in-house repair, at saka ang technical training po namin. Ang production line po namin, dito po ginagawa yung mga makina kung saan nagsisimula po ang lahat, pag-repair, testing, troubleshooting, research and development, at pati ang quality control ay nasa production line po. After naman po namin mailabas ito sa quality control at maibenta, lahat po ng maibibenta namin na makina ay sinusuportahan po namin ng technical field service naman po namin. On-call po sila. Pagka nagkaroon po ng problema ang makina, automatic within 24 hours, sinusubukan po namin na masuportahan at mapuntahan po ang area. Within Metro Manila or provinces, nationwide po ang service namin. Ang technical training po naman namin, syempre sa lumalagong kumpanya at lumalaking business natin, sa dami din po ng nakaka-purchase at nagtitiwala sa kumpanya, kinakailangan po namin magdagdag ng magdagdag ng tao. Kami na po mismo ang nagtitrain sa mga tao na pumapasok sa amin. Lahat po ng on-call sa tumatawag sa amin ay masuportahan po namin. Bawat branch namin ay ina-assign namin up to 3 personnel, 3 technical, ang naialagay namin sa branch. At ang production line naman po ay patuloy naman nagre-rehire para sa mga technical training, kaya dumadami din po ang production line namin. Regarding sa support naman ng aming field service, pag pinuntahan ng makina ay dapat magawa kaagad. Dala kaagad namin lahat ng paniguradong pyesa. Tumatanggap din kami ng live support katulad ng video streaming para minsan pagka malayong lugar ay sila na mismo ang gagawa ng makina. Meron kaming technical support sa chat, through calls. Gumagamit din kami ng remote desktop para sa pag-i-install ng mga new latest na makina ay kaya na po namin gawin kahit na hindi po kami nakaharap sa makina, at i-instruct lang po namin kung ano yung gagawin ng client. Ang mga makina na meron kami, yung brand na meron kami sa ngayon ay sinusuportahan namin ng Konica Minolta, Canon, Ricoh Officio, Toshiba, at saka Risograph. Meron din kami mga ibang makina katulad ng mga heavy cutters para sa mga papel, at saka perfect binding para full package po yung makukuha natin. Meron kami mga colored printers, saka mga super heavy duty printers like ng mga advanced na kayang mag-print up to 75 copies per minute, saka matataas ang scanning, saka capacity ng tray, saka printing capacity. Lahat po ng makinang ibinibenta namin ay galing po ng ibang bansa. Karaniwan galing po ng Korea, US, at saka UK. Lahat ng latest na makina ngayon ay hindi lang siya puro copying. Meron na rin siyang printers, scanners, fax, capable na rin siya ng SMB connection, file transfer protocol, at saka scan to email. Lahat po yun ay pinapagana namin sa mga makina. Meron din po silang mga special features like duplex, sorter, saka staples. Kung ano yung specs na nakalagay ng makina, ay yun din po ang binibenta namin at sinusuportahan namin. So, hindi lang puro copying industry po siya. Yun po yung mga pumapasok sa mga government na deal kung saan mas kailangan nila yung
multifunctional printers talaga na yun ang kailangang ibigay sa kanila. Lahat po ng makina ang ginagawa namin ay kinikreate namin kung sakaling true shipping ang area namin. At pagdating sa kanila ay sa demo naman po ay may mga video kaming binibigay sa kanila para makita po nila kung paano gamitin ang makina. Full support kami sa lahat ng makinang naibibenta namin. Tumatanggap din po kami kahit hindi sa amin nabili. Ginagawa din po namin ang paraan as long as kaya po namin supportahan sila sa pyesa. Pag tinry nyo po ang makina namin, we can assure you na high quality printout ang kayang gawin ng mga makina namin. Standard lahat noong provided ng mga features nito. Sa support naman po ay lagi po namin kayong gagabayan. Nandito lang po kami para supportahan lahat ng negosyo nyo. Kailangan natin magtulungan sa bawat isa. Lifetime service support po kami. Pag nakabili po kayo ng makina sa Copier Online, ang kaya po namin i-share sa inyo ay high quality ng printout. Special features ay kaya namin pagganahin. Full support po kami sa lahat. Ang service provider namin ay pwede nyo pong tawagan araw-araw. Nakasuporta po kami lagi sa inyo. Uy. Okay, malinaw na. Ayun po, no? What's up sa inyo, mga viewers po natin. Yan. Yan. So, ito tayo ngayon, umaga. July, ay, oh, ano, September na pala, no, Burr month na. Okay, ngayon Burr month. Okay. Sa video ito, mapapanood nyo ang step-by-step yung guide paano gumamit ng photocopier machine. Yung iba kasi sa atin ay nahihirapan na gamitin ang photocopying machine. Yung iba naman sa atin na naturuan na pero nakalimutan pa rin kung paano gamitin yung photocopying machine. So ngayon, sa video ito ipapakita ko sa inyo yung paggamit niyan. Okay. So bago ang lahat, yung mga viewers natin dyan, pag hindi ka pa nakasubscribe, ayan, mag-subscribe na at click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga videos na ginagawa namin. Okay. So, ngayon to, live po tayo. Okay. Okay. And then, ngayon, bago ko ipakita yung step-by-step na yung guide niya ng photocopying machine, ililibot ko po muna kayo sa aming office para mapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga machines na meron tayo and then kung ano-ano yung mga office equipment na meron tayo na pwede nyong gamitin sa inyong business. Okay, eto nga pa siya. Eto siya. Alam mo ano yun? Edit eh. Yan. Rinig ko naman lang. Okay, ito po pala yung copier machine. Okay. Yung mga duplicator natin yan available. Balikan natin yan mamaya. Ito muna tayo. So ito, meron tayong display dito. Ito yung colored copier machine natin. Yung Canon 5035. Yan, colored copier na po siya. Yan. So papakita ko sa inyo mamaya yan. Then punta tayo dito sa showroom natin. So ito yung showroom natin ngayon. Okay. So showroom natin, sa showroom makikita nyo yung mga to, iba't ibang copier machine. Iba't ibang copier machine na meron tayo ngayon dito. Kung naghahanap kayo ng mga Toshiba machine, yan. Ayan, may available tayo ng mga Toshiba 356 yan. Kung gumagamit kayo ng mga ganyang machine, yan. Or kung hindi pa kayo nakagamit, yan, napakaganda to. Dahil ang mga Toshiba machine natin,
pwede nyong i-connect sa inyong computer, laptop, pwede nyo siyang ilagay sa inyong office. And then kung kayo gustong magnegosyo, ayan, magagamit nyo ang copier machine na to. And then isa pa sa kagandahan niyan, kung kayo yung nag-i-scan, ayan, kung mahilig kayong mag-i-scan, maganda to ang copier natin dahil mag-i-scan kayo, ang maximum scanning ano niya is A3 size. Yung ibang machine, yung mga machine na iba, hanggang A4 size lang ang scanning. Or minsan, pinakamalaki na is yung long. Itong kagandahan na ito sa copier natin, ang scanning na ito, hanggang A3 size. Pwede kang mag-scan na black and white lang, pwede kang mag-scan na colored lang. And then, isa pa sa kagandahan na ito na unit natin. Pag nag-scan ka sa unit natin, yan, pwede kang mag-scan na naka-PDF na siya. So, yung 20 copies, for example, 20 copies mo, pwede mo siyang i-scan ng one file lang. Oo, naka-PDF siya. Ayan. And then, if meron ka namang USB, yan, pwede mo siyang isaksak na lang dito sa ano, sa machine, and pwede ka nang mag-print na agad. So, hindi mo na rin siya kailangan ng computer kung may USB na ready to print na yung file mo. Oo, pero once na wala ka pang USB na ready to print na yung file, mas inaano ko sa inyo na gumamit kayo ng computer pa rin para may edit nyo po doon. Okay. Normal tsaka PDF, yung pwede na pwede dito sa ano natin, na ready to print niya. And then ito naman, kung naghahanap kayo ng mga portable machine, yan. Yung mga machine na pwede mong ilipat-lipat kung saan lugar. And then, yung machine na napakagaan. At tapos, pwede mo pa siyang gamitin sa office mo, sa sari-sari store mo. Kung mag-i-start up ka pala ng business, kung may meron ka rin printing business, magagamit mo siya dahil ang per cap, cost per copy nito hanggang 16 cents. Then, pwede kang sumingil ng piso per print. And then, kagandahan dyan, hindi ka guys sa mga sa mga nabuburang text, minsan pag nababasa kasi nabubura, eto hindi siya nabubura dahil toner siya, powder, na dumaan siya sa fixing unit niya. Meron kasi, ang mga copier machine kasi is may mga heater. Ayan. So, once na dumaan dun sa heater niya yung papel, yan, yung mga text na ano, hindi siya nabubura. Okay, hindi kumakalat. Mapapansin nyo, kumakalat yung sa iba, di ba? So, ito hindi siya kakalat. Okay. So, kung gumagamit naman kayo ng colored machine, so may ano ko sa inyo, itong Konica Minolta natin, na colored. Ayan. So, ano-ano ba yung pwedeng ma-print ng Konica Minolta color natin? Sorry. Okay. Pwede kayong mag-print ng mga board paper like C2S. Ayan. 160 GSM, 200 GSM, 220 GSM. So, pwede dyan. Maximum paper size. Maximum paper size nito is 12x18 na pwede mo siyang ilagay dito sa ating tinatawag na bypass tray. Ayan. Yan yung bypass. Yung gumagawa ng calling card. Ayan, cover ng book. Ayan, mas maganda kung dito nyo sa bypass tray ilalagay. Okay. Dito?
Dun sa color, scan. Color. Okay. So, itong kagandahan ng ating Biz Hub natin, meron siyang apat na drawer. So, sa apat na drawer natin, pwede kayong maglagay ng iba't ibang size. Okay. Sa drawer 1 natin, pwede kang maglagay ng short size. Yan. And then, kagandahan niyan, hindi lang short size ang pwede mong ilagay dyan. Dahil kasi ang drawer natin is universal. Mapapansin nyo po, ayan, may mga sizes, pinakamaliit is A5 size, ayan, A4 size, B4 size, ayan, long size, and pinakamalaki yung A3 size, tsaka 11 by 17, yung may mahaba naman. So, dito, pwede mo siyang ilagay ng A4 size. Ayan. So, hindi ka na magpapalit-palit kung hindi ka na magpapalit-palit, magbubukas-bukas ng tray para maglagay ng ibang copy, ng ibang papel. Ayan. So, ito yung Konica-Binolta natin na machine. Yan. Ito muna ipapakita ko sa inyo. And then mamaya, i-demo ko sa inyo mamaya yung isa nating unit na para makita nyo yung step by step na paano, ayan, yung guide natin na paano gumamit ng photocopying machine. Mag-i-start tayo sa basic and then advance, tapos hanggang sa troubleshooting din makikita nyo. Okay. So, ito, uli na ulit ko, ito is Konica Minolta machine natin. Black, pwedeng black and white printing, colored printing, yung mga photo paper printing, cardboard, card printing, yung mga calling card, yung mga brochure nyo, flyers. So, available, pwede mo siyang i-print dito. Okay. And then, kung kayo na may gumagamit ng duplicator machine, or hindi pa kayo nakagamit ng duplicator machine, eto yung duplicator machine natin. So, ano-ano ba yung mga paper na pwede natin gamitin sa duplicator machine? Okay, normally ginagamit yung mga bond paper. Sub-16, sub-18, sub-20. Ayan. Sub-24, pwede natin gamitin dyan. Ayan, kung kayo'y paparan ng volume copies. And then yung mga special paper natin dyan, pwede din natin gamitin. Ayan. And then, pwede din natin gamitin yung mga newsprint. Kung kayo familiar sa newsprint paper, ayan. Kung nag-running kayo ng test paper ng mga student, ayan, dito nirarun yun. Okay. Dati yung yung mano-mano pa. Ngayon, kagandahan ngayon, yung duplicator na ginagamit ngayon is, ayan, automatic na siya, di kuryente na siya. Okay. So, ito, sa nakikita nyo, meron tayong pinakita ko sa inyo yung ating heavy duty machine. So, ano ba ang heavy duty machine? So, yan ang, yan. Ayan. Para sa akin, ang heavy duty machine, yan, yung pwede kang makapag-run ng volume of copies. Ayan. Ayan, makakapag-run ka ng volume of copies at kagandahan, no, napakabilis pa niya. And then, kagandahan sa heavy duty machine natin, pwede mo pa siyang i-connect through sa iyong computer or sa inyong laptop para makapag-print ng mga modules, para makapag-print ng mga, yan, mga proposal, para makapag-print ng mga documents na kailangan mo. Oo. And then, kagandahan nito, may auto-sort din siya.
na para pag nag-print ka, hindi mo na kailangan i-sort out yung print mo. Okay, ang kailangan mo lang, hintayin matapos yung print mo at ayusin, at kung kailangan mong i-bind, ayan, pwede mo na siyang i-bind. Hindi mo na siya i-sort out. Hindi, ayan. And then, kagandahan din sa ano natin, sa copier natin na heavy duty, meron siyang apat na tray. Sa tray 1 and 2 natin, pwede kang maglagay na hanggang dalawang rims. Ayan, tig dalawang rims. And then, tray number 3 and 4 natin, pwede kang maglagay hanggang 1 rim. Yan po. Ayan. So, kung kayo hindi pa nakakagamit ng heavy duty copier machine, eto na pagkakataon nyo. Ayan. Sa mga bagong viewers natin, ayan, para updated kayo, ayan, mag-subscribe po kayo sa live na ito, and then click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga ginagawa naming live. Okay, nag-live din po kami sa aming Facebook. Okay, so ito tayo ngayon. Yan. So, meron akong unit dito na Rico MP2550. So, ito yung unit natin. So, ito nakabukas na siya. Yeah, okay. Step by step, paano natin siya gamitin? Okay. Una, lagi mong tatandaan bago mo siya isaksak, i-check mo muna siya kung 110 po ba siya or 220. May mga dumadating kasi sa Pilipinas na machine na 110 volts at 220 volts. And then, kagandahan sa amin, nilalagyan na namin siya ng label kung 220 ba siya or 110 siya. Minsan, nangyayari sa atin, yung mga nagsasaksak sa outlet, ayan, kahit nakita na nilang 110, dinadirect pa nila sa 220. Ayan. Okay. So, kung 220 ang machine natin, direct na natin sa ating outlet. Kung 110 naman ang machine natin, gagamit pa rin tayo ng mga transformer. Kung meron kayong ABR, yan, pwede nyong gamitin yung ABR. Okay. So, once na nasaksak na natin ang unit natin, okay, ipapower switch on na natin. So, ito yung switch on natin ng model na to. Okay. Ang gagawin nyo lang, switch off nyo lang, click nyo lang pataas, and then, okay, yung unit natin, yan, mag-i-initialize na siya patungo sa pag-ready. Once na ready na siya, yan, once na ready na siya, pwede na rin kayong mag-photocopy. Okay, take note, bago kayo mag-photocopy, make sure na may papel po yung mga tray natin. Yan. Okay. So, yon, may papel yung number 1 natin and number 2. Number 3 natin, walang papel. At number 4 natin, walang papel. Dahil hindi naman po natin, kailangan munang pagganahin ng 3 number 1, 3 and 4. And then, para ma-double check mo na may papel, makikita mo dito, yan, sa ating screen na tray number 1 ang nakalagay is short, and then yung tray number 2 natin ang nakalagay is long. And then of course, bukod sa apat na tray na yan, meron ka pang itinatawag nating bypass tray. So ano ba ang bypass tray? Ang bypass tray, ginagamit natin kung tayo'y nagmamanual back to back, o ginagamit natin pag tayo'y gumagamit ng irregular size na papel, or gumagamit ng mga size na papel na
yung mga malalaki like A3 size, 11 by 17 size. Okay. Yun yung paggamit niyan. So, na-check na natin na may papel na yung tray number 1 natin at tray number 2 natin. So, ano gagawin natin ngayon? Gagawin natin ngayon, magpo-photocopy tayo. Yan. So, lahat ng copier machine, may makikita kang platen glass. Glass. Okay. Glass. So, dito nilalagay, kung kayo yung magpo-photocopy, yan, sa atin platen glass. So, yung mga ibang copier machine, may mga guide yan. So, makikita nyo, may arrow siya. Yung ibang copier naman, machine, nasa gitna lang. So, kung kayo gagamit ng copier machine, make sure, okay, tingnan nyo muna sa flattened glass niya at sa mga guide niya kung saan inilalagay ang bond paper. Kasi mamaya, maglagay kayo sa gitna pala. Yun pala ay maglalagay kayo dito yung pala ang tamang paglalagay is nasa gilid, pinakadulo. Okay. And then, kung kayo naglagay ng bond paper, make sure alam natin yung orientation. Okay. So, nakaharap ako sa machine. Okay. Ang orientation ng original ko, ito is naka-landscape sa akin. Ayan. Naka-landscape. And then, make sure ang bond paper din natin sa tray natin is naka-landscape din. Okay. Once na hindi po naka-landscape yan, yan. Mali po yung photocopy natin, pagpo-photocopy. Okay. Ang mangyayari, putol, magiging putol po kasi magiging mapuputol dahil magkaiba sila ng orientation. Okay. So, once na naglagay na tayo ng papel dyan, ang gagawin natin, dito naman tayo sa ating control panel or panel niya. So, nandito yung mga settings para tayo ay mag-photocopy. Una, ang gagawin natin, magse-select tayo ng paper kung saan siya kukuha. Since na short bond paper yan, dito tayo sa 8.5 by 11, tray number 1. And then, nakita naman natin sa original natin is for text lang, click lang natin yung, select lang natin yung text. And kung nakita niya naman is may photo, text tsaka photo, pwede niyong i-select yung text and photo na may pagpipilian pa kayo kung glossy gusto niyo or printed photo or copied photo. Okay. Sa akin, para sa akin, pinakamaganda is printed photo. And then, after nun, okay, si-select tayo kung ilan ang quantity ng ating ipo-photocopy. For example, quantity natin is 2 copies lang. Nagpa-xerox sila na 2 copies lang ang gusto nila. 2 lang. If ever naman na ayaw mo, pwede mo siyang i-cancel. Gawin mong 3 copies. Okay. So, once na okay na yung settings mo dito sa panel natin, na-select nyo na lahat na dapat i-select. Okay. So, ito nga pala, ang ginagawa po natin is basic photocopying. Basic pa lang po ito. Ginawa natin, nag-paper select tayo. Yan. Naglagay tayo sa, pinili natin yung tray number 1. Yung density natin is na naka-text lang. And then yung number of copies natin, 3 copies lang. And then, ito yung pinaka-final na mag-i-start kayo. Press nyo lang po ang start button. Yan. Para ang copying natin ay ang photocopy natin is mag-copying na. Yan. So, once na mag-copying na, dito po sa
Yan, sa gitna or ano sa exit ano niya lalabas yung papel. Okay, kung napapansin natin, ito na yung bond paper na ano natin. Pinotocopy. Okay, ito yung na-photocopy natin. Yan. Kung gusto niyo naman po ng long, select niyo lang din po yung long size. Yan. So, once na ito po, may nakita kayong ayan, red, ibig sabihin po, nanghihingi na po siya ng bond paper. Yan. So, tingnan natin. Yun nga po, wala siyang bond paper. So, ang gagawin ko, yan. Kukuha muna ako ng bond paper, kaya dito muna po kaya. Okay, so yan na, no? Nilagyan na natin siya ng... So, mapapansin niyo po sa screen. Once na nilagyan niyo ng bond paper siya, yan. Mapapansin niyo, may hindi na siya red. Yung mga ganito na may red, yan, ibig sabihin, wala siyang bond paper. Yan, wala nakalagay sa tray niya. And then, kagandaan sa copier na to, pwede kayong mag-back-to-back. Ayan. And then, may isa pa, kagandahan dito. Okay, kung napapansin nyo, may ina... Itong ibabaw, kung ano to. Ito yung tinatawag natin na ADF. Ayan, automatic document feeder. Okay. Bakit automatic document feeder? Okay, kasi ginagamit natin yan pag nagpo-photocopy tayo ng maramihan. Okay. Ang gagawin natin, maramihan,
photocopy tayo, 50 copies. Pwede nyo ilagay dito, say, or 100 copies, yan, depende sa thickness ng inyong bond paper. So, ilalapag mo lang dito sa ibabaw. And then, kagandahan dapat nun, pag naglagay ka ng bond paper, kailangan, yan, fit lang siya. Hindi siya masikip, or hindi rin siya, yan, maluwag. Okay. Ang nagiging cause, pag maluwag siya, minsan bumabaliko. Kaya pag na Xerox na siya, na photocopy na siya, nakikita mo sa output ng ano mo, ng pinotocopy mo, is baliko. Ayan. Pag maskip naman, nangyayari naman na pwede siyang maipit. Okay, pwede siyang magkaroon ng tupi-tupi. Okay, dahil hirap po siyang ayan, kainin ng ating ADF or hirap siyang pick-upin ng ating ADF. Okay. So ngayon, gagamit tayo ng ating ADF. Okay. So, yung process ng pag-photocopy gamit ng ADF, okay, una gagawin mo, paper select ka lang. Yan. And then, pangalawa, number of copies, number on, o set. Okay. Two set ang ginawa ko. And then, sa finishing niya, meron dyan, okay, sort, and then rotate sort. Normally, ginagamit lang is sort, hindi ayan, para mas mano. Yan. So, once na napindot na natin, okay, pwede na tayo mag-press ng ating start button. So, mapapansin nyo, kinakain siya. Yan. Yan. And then, yung output natin is nandito. Okay. So, yun. Natapos na yung ginawa natin na two set. Okay. So, makikita mo binilang niya kung ilang original ang na-scan niya at kung ilang quantity ang or set na ginawa niya. Ayan. Ito yung na-copy niya. Ito yung original niya. So, yan. Mapapansin nyo. So, hindi kayo matawag doon. Yan, makakasigurado kayo kung tama yung na-photocopy ng copier machine na gamit ang ADF nyo. Yan. Minsan kasi, ang iba kasi dumidikit-dikit, kaya nadodoble yung pick-up ng ano, yung pick-up ng papel. Once na nangyari nun, uulit ka ulit. Or kung gusto mo naman, hanapin mo yung page na na-pick up ng papel. Hindi na pick up. Okay, ganun. And then, kagandaan sa copier natin, meron siyang auto-save. Auto-save, ibig sabihin, pag hindi mo na siya ginagamit, yan, automatic na ang unit natin is mamamatay ang ating funnel. Yan, na hindi mo na kailangan siyang i-turn, switch and off. Ang gagawin mo lang is pag sa switch and off, pag kayo'y mag-close na or uuwi na kung kayo'y nasa opisina. And then, isa pa sa kagandaan sa pag kayo ay may copier machine na hindi nyo makikita sa mga ibang machine na printing printer, meron siyang reducer enlarger. So, reducer enlarger, yung ginagamit natin to sa kung kailangan nyong i-enlarge inyong ID or kung kailangan nyong i-reduce yung inyong mga documents na yan. So, yan. Meron siya. Normally, lahat po is nasa 100%. So, pag bumaba sa 100%, ang ibig sabihin yon
naka-reduce na siya. Okay, pag tumaas naman sa 100%, ang ibig sabihin nun, yan, naka-enlarge ka na. Okay. So, meron dyan mga design na sizes, kung ilang percent ang yan, ang naka-assign, yan. Halimbawa, 93%, yan, naka-ready na. Or meron namang from A3 size na ba na original bond paper mo, pwede mo siyang gawing i-print ng A4 size. Yan, i-reduce yun, okay. Or meron naman dito, naka-auto, reduce, or enlarge siya. Yan. So, pwede mo naman siyang manual. Yan. Full size, auto, reduce, enlarge. Pwede. Yan, full size niya yan. So, 93 lang muna natin. So, ito yung pinotocopy natin. Yan, ito yung kukunin natin sa baba. Yan, pinalitan natin. So, kung mapapansin nyo, sa line pa lang, sa line, yan, nagbawas siya ng, or nag-reduce siya na, ito yung 93%, ito yung 100%. Yan. So, pwede pa kayong mag-reduce ng napakaliit pa. Yan, depende na lang sa inyo yan. Okay. Kung anong kailangan nyo. Okay. So, dito naman tayo sa back-to-back. Okay. So, normally, may nagpo-photocopy sa atin. Gusto is i-back-to-back to. O po, yan. Para mas makatipid sa papel or para mas hindi mas makapal ang kanilang bibit-bitin or books. Minsan para madodoble kasi pag ang books nila is hindi back to back, mas makapal bigat. And then, click lang natin yung reset. Sa reset, kung kayo ay may mga sinelect, yan, kung gusto nyong bumalik sa default niya, reset lang. Okay, so back-to-back tayo. Okay, seselect lang natin yung one-sided to two-sided. Okay, one-sided, ibig sabihin, yung harap lang po niya is may print out. Yan. Harap niya is, ayan yan, printed po yung harap niya. Yung likod is wala. So, ang kailangan natin, dalawa. Okay. So, ito, nilagay ko na, dalawa. Kailangan natin dalawa. I-highlights lang natin yan. And then, number of copy, one. And then, press na natin ang start. So, mapapansin nyo, isang bond paper lang lumabas. Okay, pero back-to-back naman po siya. Back-to-back naman po siya.
So ganun din dito sa ating isang ano pa, 2 sided to 2 sided. Ang magiging labas po niya, 2 sided 'yan sa isang bond paper. May printed siya dalawa. Yan. And then, ayan. Ang paglabas din niya is two-sided din. Kung ano yun na lang yun dito sa bano, sa ating ADF, yun din yung lalabas sa atin. Okay, press natin yung start. So, ayan. Mapapansin nyo, okay, ang machine na natin bahala mag, ayan, photocopy ng back-to-back. Ayan. Kagandahan talaga sa may photocopying machine. Ayan. Hindi ka na magpapaprint sa labas or hindi ka na magpapotocopy sa labas. Ayan. Makakaiwas ka sa, ayan, sa virus, sa COVID. And then, kung kayo naman nagpo-photocopy gamit ang A3 size. So, ito siya. Ilalagay nyo lang po yung A3 size niya dito. So, pwede din ito lagay natin sa tray. Sa ating tray. Yan. O gusto mo dito natin ilagay. Baguhin lang natin yung ating paper select. So, dito punta tayo sa tray paper settings. Tapos yung tray number 4 natin, gawin lang natin ang A3 size. Okay natin. Exit. Exit. Naka A3 size na siya. So, napakadali paano palitan yung sizes ng tray. Yan. Kaya hindi na kayo mahihirapan paano mag-operate ng photocopying machine. Sa troubleshooting naman ng ating mga copier machine, yan, ipapakita din namin. Kaya sa mga videos po na nilalabas namin, yan, kaya huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para updated kayo sa mga video yung ilalabas namin. Ayan. Photocopy tayo ng A3. Sa A3 size kasi, dalawang A4 na magkatabi. Yun po yung sizes ng A3 size natin. Ayan. So, ito nga pala, sa copier natin, hindi natin may iwasan ang paper jam. Minsan kasi ang papel natin is hindi na ganun kaganda. Minsan naman, okay, madumi na yung ating rubber. Minsan man, kailangan ng palitan yung rubber natin. Ayan, pud-pud na. Ayan. Kaya kailangan natin, ayan. Kaya kayo, kailangan nyo, marunong din kayo, ayan. Paano tanggalin yung paper jam. Once hindi kayo marunong magtanggal ng paper jam, ayan, tatawag pa kayo ng technician, magbabayad pa kayo ng ang service charge para tanggalin lang yung paper jam. And then, ganun din sa pag-a-add toner natin. Sa pag-a-add toner natin, ayan, itinuturo naman namin kung paano mag-add toner. Okay. So, andito yung toner bottle natin.
tanggalin natin siya. So, iba-ibang unit ng copier machine natin, iba-iba din ang toner cartridge na meron sila. So, ang apisyo, halos ang apisyo, naka-battle siya. Yan. So, dito nilalagay yung mga toners natin. Yan. Normal, okay lang yan na medyo maitim dahil sa toner. Yan. Pero kung may time naman kayong ano, punasan, mas better kung pupunasan natin. Okay, dyan nilalagay yung ating toner folder na mabibili nyo rin po dito sa Copier Online. And then, isa pa po, yung mga consumables dyan, dapat alam nyo rin po. Kagaya ng drum, cleaning blade, yan. Dapat alam nyo rin po yan. And then, yung mga consumables niya is may lifespan din po siya. So, hindi ka naman pwedeng sinabi mo na, okay, wala pa, mga 2 months pa lang yung drum mo, nasira na agad. Eh, what if na marami naman kayong naraning sa inyong machine? So, may number of copies din po yung ating drum. Okay. So, yan, pag hindi mo na siya gagamitin, pwede mo siyang iiwan na ganyan lang, mag-energy saver siya. O pwede mo siyang i-click na rin ito, ang energy saver mo. Yan. Para mag-sleep mode siya. And then pag wake mode mo, click mo lang din 'yan. And then, itong unit natin is kagandahan yan. Pwede mo siyang i-connect sa computer. Yan. So, ito siya. Mayroon siyang PC connectivity. Yan. Yan. So, may LAN port siya. And then, may USB printer cable. Port. USB port sa printer cable ang ginagamit natin. So, ayun nga po, ayan, nakita nyo na po, pinakita ko sa inyo yung basic step-by-step paano gamitin yung photocopying machine. Okay? And then, eto, papakita ko ngayon yung mga spare parts na kailangan nyo sa inyong photocopying machine. So, anong-ano nga ba yun? Okay. So, ito yung mga rollers natin na kailangan nyo sa ating machine. Meron tayong lower rollers. And then, meron din tayong upper rollers. Ayan. Sa upper rollers natin, iba-iba yan. Hindi tayo pwedeng bumili ng upper rollers na gusto lang natin. So, may machine model tayo. Hindi ka pwede din bumili na pang Rico lang, may model din po yan. Okay. Ganun din sa ating mga lamps. By model din po yan pag bumibili kayo. And then, ganun din sa ating mga belt. May mga sukat din po kasi yan. Yan. Na para talaga sa inyong machines. And then, meron din tayo mga knobs tsaka thermistor. And then, ito din yung mga rubbers natin. And of course, lahat naman ng machine natin is may gears. Kahit maliit pang machine siya, mayroon tayong gears. Yan, may gears ang machine natin na kailangan natin ng machine natin. Mga blades natin.
Okay. So, ito yung mga consumables ng para sa mga sa ating copier machine. Gumagamit tayo ng mga gears, gumagamit tayo ng mga upper roller, gumagamit tayo ng mga lower rollers, yung mga blade natin and yung mga drums natin. So, lahat ng copier machine is gumagamit niyan. Okay. So, kung naghahanap ka ng mga parts, yan, pwede mo kaming makontakt yan, dito sa aming office na, or pwede mo kaming puntahan sa aming office, 165 Caminas Road, Barangay Sikatuna Village, Quezon City. Pero dahil ngayon may pandemic pa, okay, iwas contact muna tayo, lumabas ng bahay, pwede naming i-deliver sa inyo or pwede nating fa-deliver sa mga courier na alam nyo or courier na alam din namin na hindi hassle para sa inyo. Yan. Sa mga viewers na ngayon pa lang po nakaka-view ng ating live stream, okay? Pa-subscribe na lang din po at pa-click yung ating notification bell. So, hanggang dito na lang po muna. Okay? Lag-lag. Lan. Okay, lag-lag. Huh? Lag-lag yung saan? Lag-lag yung camera ko. Oh.